Hi guys! Welcome back to my channel. So today's video is going to be a sit-down chikahan lang. Tapos gusto ko lang mag-share sa inyo yung pinakamatagal ko nang gustong i-share sa inyo na na-experience ko is yung, yes, yung nakikita nyo dun sa title, yung hand eczema. So hindi naman lahat ng tao, diba, nakakaranas ng hand eczema. Yung hand eczema kasi guys is para siyang sakit. Siyang uri ng sakit. Yung parang nagsusugat-sugat dito sa parte ng bahagi ng ating katawan. Yun nga, yung sa akin, nangyari siya sa kamay. So, kukwento ko sa inyo kung paano siya nag-start, paano ko siya, ano yung feeling nung meron ako noon, at saka paano ko siya ginamot. Okay? So, ganito yon. Nag-start kasi siya nung back 2012 or 13 or 14. Ganito yon. Day off ko, tapos naglaba ako. Hindi ko alam kung ano yung term ng, hindi ko nababanggitin yung brand kung ano yon, pero di ba pag mga conditioner sa damit, Fabcon, tapos mga sabon naman, detergent, so I think chlorine yung the best way, chlorine solution yung pampatanggal ng mga mansya, di ba? Hindi ko nababanggitin kasi yung brand na nakatapon dun sa kamay ko. So ayun, nung naglalaba ako, pagbuhos ko nung ganun ng chlorine, tumama siya dito sa kamay ko. So, nabuho siya. After that, napansin ko na yung kamay ko parang uminit siya. Uminit siya. Tapos, nung the other day, kinabukasan, nakita ko, para siyang merong butas-butas, pero sa loob, hindi dito sa labas. Makikita mo naman kasi siya eh. Para siyang maliliit na tusok ng karayom dito sa loob nung, ano ko, nung kamay ko. And then, napansin ko, para siyang dito mismo, may tumubo siya na parang tigyawat. Tigyawat na meron siyang nana. Excuse me sa mga kumakain. So, meron siyang nana. Ngayon, syempre ako, hindi ko naman alam kung ano yon. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung nana. At pinisit ko siyang ganon. Pagkatapos ko siyang pisitin, kinabukasan, napansin ko, nagdoble siya. Naging dalawa siya. So, ako, parang wala lang naman sa akin, normal lang siya. Pinisit ko ulit. Hanggang sa meron akong napansin dito, na parang mga butlig siya, tapos ang kati. Tapos yung butlig na yon, maliliit lang siya eh. Para siyang may lamang tubig. So ako naman, pinisit ko ulit na ganun. Pinisit-pisit ko lang siyang ganyan. Hanggang sa hindi ko napapansin, or napansin ko na lang, na parang, medyo ano na siya, medyo malala na siya, may sugat-sugat na siya. So ako noon, deadma lang naman, parang sabi ko baka, ganun lang, baka sugat lang or something, gagaling din, ganyan. Hanggang sa parang nagising na lang ako isang araw, guys, na yung kamay ko is puno na siya ng sugat. As in, sobra, ang sakit niya, na hindi ko maipaliwanag, masakit siya na makate. Ngayon, ganito yung ginawa ko, no? So, pumapasok pa rin ako sa trabaho, pumapasok pa rin ako, na parang, pag nag-a-assist ako, kunyari ito yung damit, pag nag-a-assist ako dun sa customer, pag ganyan siya, imbis na, pag nag-a-assist ako, ganyan kasi dapat, ganyan, papakita mo. Ngayon, pag nag-a-assist ako, parang ganyan, tinatago ko na siya, the way na, parang nahihiya na ako, tapos parang, naisip ko, ano kaya ito, ganyan, parang, tapos, yung feeling na parang ang dry-dry niya, ngayon, ganito na. Di, nag-day off na naman ako. Tapos, pumunta na ako sa derma. Sabi niya, hindi niya masyadong naipaliwanag sa akin kung ano yun eh. Tapos, binigyan niya ako ng gamot na parang ginagawa talaga nila. Sila mismo yung nagagawa. Parang ganun. Hindi mo siya mabibili sa ano eh. Hindi mo siya mabibili sa mercury or something sa mga butika, ganyan. So, binigyan niya ako ng gamot na yun. Nag-cost yun ng around 400 pesos each. Dalawang botelya siya na ganyan. Ganito kalaki. So, ayun na. Nung ginamit ko na siya, alam, eto na ang pinaka, ano, lalo siyang lumala, as in, ang sakit. Ang sakit, lalong dumami, kumate, hindi ko maintindihan na dapat gagaling siya. Pero, bakit lalo siyang lumala, lalo siyang tumami. As in, buong kamay ko, guys, alam niyo yung matutuyo yung isa, tapos may papalit, mas doble pa. Ganun. So ako, parang tuloy pa rin ako sa pasok sa trabaho, dead ma lang, ganyan. Di, kinabukasan, na
di tumating yung time na parang sobrang sakit. As in, nagising na lang ako sa araw, sobrang sakit. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya yung sakit kasi kumikirot na siya. Alam niyo yung kumikirot, yung gumaganyan. Gumaganyan. Tapos nakita ko yung kamay ko. As in, sobrang pangit. As in, hindi mo maano na, la, kamay ko ba to? Diyos ko, sobrang pangit. Sobrang daming sugat. As in, nakaganyan na lang. Ngayon, inisip ko, baka nanuno ako something ganyan. Hindi, nagpasama ako kay Mudangchi. Ma, may alam ka bang ano, yung pagpapatawasan? Kasi diba, yun nga yung kamay ko. Kasi hindi nadala sa doktor, so akala ko, baka madala siya sa ano, sa tawas-tawas, ganyan. Di, pumunta kami sa, ano, dito malapit sa amin na nagtatawa siya, di. Ayun na. Sigaw na ako. Kasi 2 days na akong hindi pumasok nun eh. Kasi alam nyo, natutulog ako. Tapos yung kamay ko, nakalaylay na lang dun sa higaan. Kasi hindi ko siya magalaw. Talagang nakaganyan na lang yung kamay ko sa ano. Tapos ganyan niya. Ganyan siya itsura. Pag kinaganyan mo siya, masakit. As in, totaling masakit na. As in, krak-krak siya. Krak-krak na ang daming sugat. Tapos may mga nana, ganyan. Nga, nagpunta na kami sa malapit sa ano, sa malapit dito sa nagtatawa sa amin. Di tawa siya ever. Tawa siya ganyan. Ang sabi niya sa akin, baka na, nakadilig daw ako ng, nagdilig daw ako sa halaman namin nang meron ako natamaan na hindi ko nakikita. So, parang, huh? Una sa lahat, guys, hindi ako nagdidilig ng halaman. Kasi pumapasok ako, so wala na akong time na magdilig pa ng halaman. Pero syempre, sige, okay. Tapos ang payo niya sa akin, mag-ano ko ng maligamgam na tubig, then lagyan ko ng tawas, tapos ibabad ko yung kamay ko doon. Dating ko sa bahay, ginawa ko na nga yung sinabi sa akin, binabad ko yung, nagpainta ko ng maligamgam na tubig, binabad ko yung kamay ko with tawas. And then, pinahinga ko siya. Pinahinga ko siya, ganyan. Natapos noon, kasi alam niyo nung natuyo na yung kamay ko, In fairness talaga. Pag alam niyo yung ginaganyan, so carry na natin kahit nandiyan yung anak ko naglalaro. So ayun na. Di, pag ginaganyan ko siya, pinagkikiskisan ko siyang ganyan, ang daming nahuhulog. Yung mga dry skin, nahuhulog siya. Alam niyo yung pag nagganyan kayo ng balakubak nyo, ganyan-ganyan, di ba nahuhulog siya? Ganun na ganun. As in, ang tagal ko lagi ko siyang ginaganyan pag nakatayo ako dun sa area namin sa ano, sa mall. Ginaganyan ko siya. In fairness, nakatulong talaga yung sinabi sa akin nung magtatawas na ibabad ko siya doon. Every time na umuwi ako ng bahay, so ganun yung ginagawa ko. Bago ako pumasok, ganun yung ginagawa ko. Pero hindi pa rin sapat. Alam niyo yung pakiramdam ng hindi pa rin sapat. Hindi pa rin siya magaling. Hindi pa rin kayo kontento. Feeling nyo, andun pa rin siya. Yung pakiramdam ng dry. Yung pakiramdam ng medyo makirot pa rin. Tsaka, yung talagang pangit. Pangit yung kamay. Ganon. So, syempre, andun pa rin yung nahihiya ka pa rin sa customer. Kasi ganyan. Baka sabihin nyo, baka yung germs na dyan sa kamay mo. Ganyan, ganyan, ganyan. Ayun, for the second time nga is pumunta ako sa isang derma ulit. Pero different derma na to, guys, ha. Different derma na siya. Nagpa-reset ako ng ano, ng gamot na isinadjust sa akin nung kumari ko. Which is yung ano, yung piso gel. Piso gel na cleanser, piso gel na lotion. So ayun na nga, nagpa-reseta na nga ako nung mga 'yon. Sinadjust lang sa akin ng kumari ko 'yun, Mars, try mo to kasi ano, may nagkaganyan din ako dati. Dito ako gumaling, ganyan, dito daw siya gumaling. So, tinry ko yon. Ginawa ko, nagpunta lang ako sa derma, tapos nagpa-reseta lang ako nung mga yon. Tapos, ipinaliwanag na sa akin nung derma, kung ano yon, yung nangyari nga sa kamay ko. Yun nga yung hand eczema nga siya. So, tapos, anyway, nagkaroon din ako dito pala sa paa. Nag-start siya sa parang piso lang. Sabi niya sa akin, nakukuha daw yon ng mga tao na hindi mahilig mag-lotion. So, halimbawa, suot, parang everyday na sa buhay mo, parang once a week ka lang mag-lotion, ganyan. So, ganun daw yon. Nagka-crack yung kamay or yung balat. Pangalawa, yun, itong pinutubuan hanggang sa nagda-dry. Yung pagda-dry niya is nagiging sugat. So, ganun yung paliwanag niya sa akin. Tapos, tinanong niya rin ako kung nag-stacking ako. Kasi nga meron din ako, nagkaroon din ako sa paa, as in, makati siya, sobrang kati. Sabi ko, yes ma'am, nag-stocking din po ako, yes doc, ganyan.
kailangan daw, ang payo niya sa akin, kailangan yung stocking mo is lalabahan mo siya every day. Siguro, nung mga panahon na yon, sobrang busy, siguro nalalabang ko na lang siya talaga, to be serious, to be honest, siguro mga twice a week. So, ginagamit ko lang siya ng ginagamit, tapos dalawang beses ko lang siya laban sa isang linggo. So, disgusting, kadiri. So, yung mga germs, naipon na dun sa stocking ko at dumikit na rin dun sa balat ko, tapos hindi pa ako mahilig mag-lotion. So, ganun yung nangyari. Nagkaroon ako ng parang infection or nagkaroon ng eczema. Ganyan. So, ang ginawa ko nun, alam nyo, nung nabili ko na yung yung piso gel na yon, kinlenser ko siya, tapos nilotion ko siya. Alam nyo, wala pang one week. Promise, wala pang one week. Parang namo-moisturize niya kasi yung kamay. Namo-moisturize niya yung kamay, tapos ano pa, ang ganda, wala siyang amoy, parang feeling ko fresh. Ganon din yung ginawa ko dun sa paa ko. Kasi lumapad na siya, guys, lumapad na talaga siya. Ang haba na niya, tapos talagang ang kati, makakatiri, ganun. So, yung kinlenser ko siya, alam niyo yung tap ng sugat, nung kinlenser ko siyang ganyan, tapos sinugasan ko siya, kusa siyang natuklap lahat. Hindi ko siya tinuklap na ganun, hindi ko siya binalita na ganyan, kusa siyang natuklap lahat. Tapos, namula siya, tapos naglabasan yung parang mga tubig, butlig-butlig na tubig, naglabasan yun. Tapos, ang ginawa ko, nilotionan ko siya. Kinrim. May cream pa pala yun. May cream siya. Lotion and cream. So, ang ginawa ko, yung cream lang muna bago yung lotion. And, promise guys, sobrang effective. Effective na effective. Kaya ngayon, nung bumili ako, susunod na binili ko, ang laki na nang binili ko, yung piso gel cleanser, kasi nawala na rin naman yung eczema ko. And, si tatay is meron siyang parang nag-uumpisa na kati-kati, kaya ginawa ko, binigay ko na lang sa kanya lahat yung ginagamit ko. So ngayon natuto na ako, kahit papaano talagang nilolotionan ko siya. Tapos ang pinipili kong lotion is yung nagmo-moisturize ng hands mo tsaka ng skin mo. Tapos meron pa akong biniling lotion na mga mild lang siya na nagko-construct ng skin. Itapon ko na yung bottle. Pero natatandaan ko ang brand niya is Lander. Yung brand niya, yung malaking ganyan. So, ayun. Nakadalawang ganun ako. So, okay naman. Naging okay na yung lahat. Tsaka, alam ko na kung ano yung gagawin ko. Kaya, ganun. Natatakot na ako kapag pagka medyo parang yung balat ko nangangati. Tapos feeling ko dry. Ganun. Parang natatakot ako na baka maulit yung gano'n, kasi sobrang tagal niyang gumaling, guys, promise. Lampas ng kalahating taon. Kasi hindi, pero kung siguro nalaman ko kung yung nangyayari sa akin, siguro mas maaga kong naagapan. So, lesson learned, nahihiya ako magtanong. Gano'n. Nahihiya akong malaman na may gano'n ako. So, dapat hindi. Magtanong ka sa mga close friends mo, sa kumari mo, sa kaibigan mo, sa best friend mo, BFF, na Mars, bakit meron akong ganito? Ano kaya ito? Sa palagay mo, ano kaya ganito? Ganyan. Huwag kayong mahihiyang magtanong. Yun na nga. Huwag mahihiyang magtanong. Yun nga. Tapos, lumapit ka sa, mag-search ka. Ako kasi nag-search din ako kung ano yun. Kaya nalaman ko na eczema bago pa sa akin sabihin na eczema siya. Kasi may kutob na talaga ako eh. Sinabi kasi ni husband ko, baka ganun nga eczema. Tapos iwasan mo rin yung mga pagkain na parang mas nakakalala. At iwasan mo rin yung mga ways, yung mga hobbies mo na mas makakalala dun sa nangyayari sa'yo. Like, di ba, kung kailangan mag-lotion ka every day, mag-lotion ka every day. Mild lang yung mga meron talagang sa balat, benefits sa balat, hindi yung mabango lang siya, ganyan. Yung talagang nakaka-moisturize ng balat, nakaka-hydrate ng balat, ganyan. So, ayun, yung aking eczema story na sana very informative niya sa inyo, na makatulong siya sa inyo, at saka kung sana iwasan nyo rin yung mga ginawa ko, no? Para magkaroon kayo noon. So, yung pagtatapon ng chlorine is wala yon. So, nandoon yun sa mga hobbies, sa ways na ginagawa natin everyday kung bakit tayo nagkakaroon ng ganung mga sakit. So, ayun.
So, thank you for watching, guys, and see you at my next video. Salamat sa pakikinig niyo sa akin, and sana masundan pa yung chit-chat natin. Sit-down chit-chat lang natin para chill-chill lang, ganyan. Chill-chill lang. And don't forget to like and subscribe to my channel, and advance Merry Christmas! Bye!